Naglakad kami ng 2 oras sa gitna ng kawalan para mahanap ang nakatagong ganda ng kalikasan. Tumawid ng 2 beses sa agos ng lawa. Umakyat sa matatarik na kabundukan. Patinti na grupo ka dito kung nagkakwan. Tingang-ingang na kami dito. Buti malakas yung tuhod namin. Binaktas ang masusukal na kagubatan at para mas madaling makaabot, gumawa kami ng sarili naming daanan. Ang tanong, sulit kaya ang aming pagkakyat baba sa kabundukan kapag narating na namin ang sinasabi nilang magandang falls dito sa may talayan Maguindanao del Sur. May nakapagsabi sa amin na may magandang falls daw dito sa talayan Maguindanao, kaya agad kong tinawagan ang aking team upang puntahan ito. Punta kami sa isang falls dito sa may talayan na wala pa masyadong nakakapuntahan, hindi pa na-discover. Wala sa plano ang aming pagkakyat doon at hindi rin namin alam kung gaano ito kalayo. Pero isa lang ang baon namin, ang pagiging physically fit ng bawat isa. Habang nasa biyahe kami, naggagandahang bulubundukin ang aming natatanaw. Talagang masasabi kong ang Mindanao ay sagana sa yaman pagdating sa ganda ng kalikasan. Dito sa kabundukan ng talayan, most of the people here is Maguindanaon at mga kapatid nating IP. Sobrang nakakamangha ang bulubundukin aming natatanaw habang nasa biyahe kami. From Poblacion Talayan, tumagal ang biyahe namin ng 1 oras papunta doon sa drop point. Dito nakatawa na yung truck eh. Aram mo nung aliyo ba? Aram mo aliyo ba? At dahil hindi namin alam ang lugar, nakabalik kami sa isang bahay doon kung saan kami nakapagtanong. Ito na pala ang Barangay Fukul. At may napagtanungan tayo mga kababayan kung saan papunta ang falls na sinasabi nila. At dahil hindi nila sigurado kung matutunto namin ang lugar, sinamahan kami ng mga tauhan ng isang kapitan sa lugar. Kaya mas lalo kaming naging kampante na mapupuntahan namin ito. Nagsimula kaming maglakad ng 11:00. Unang hike pa lang namin, hinamon na agad kami ng kabundukan. Sobrang init ng panahon at uphill din ang aming nadadaanan. Wala sa plano ang aming trip, kaya ganito na lang ang aming mga dala. Hindi ko alam kung ilang oras yung biyahe. Lalakarin namin. Pero sana maabot namin ang sinasabi nilang magandang waterfalls. Pagbaba pa lang namin, 1 agos ng tubig agad ang aming tinawid. Tatawid na naman kami ng tubig. First na tatawid rin namin tubig para mapuntahan yung falls na sabi nila. Wala pa masyadong nakakapunta dito na turista. And wala pang vlogger na nakakapunta dito, tayo pa lang. Hindi naman gaanong malakas ang agos, pero pahirapan pa rin ang pagdawid dahil matutulis at ang mas malala, madulas pa ang mga ito. Narating namin makalipas ang 30 minuto ang Barangay Fugutan, kung saan marami palang pinapatayong housing projects sa lugar. Nagpahinga konti at nakipag-usap sa mga lokal. Pagkalipas ng 1 minutong pahinga, baliklakad naman kami para marating ang unang falls na sinasabi nila. Medyo pahirap ng pahirap ang dinadaanan namin. Patarik ng patarik ang inaakit naming mga bundok. At makalipas ang 1 bundok na inakyat, naabot na rin namin ang unang falls na sinasabi nila. At ito ang bumungad sa amin. Konti ang tubig kaya hindi masyadong nakita ang ganda ng falls. Ang rock formation ng lugar ay hindi masyadong na-appreciate. Halos wala ring tubig na umaagos dahil talagang tagtuyot, tag-init. Dito ay parang pinanghinaan na ako ng loob. Dahil unang falls pa lang na pinuntahan namin ay parang wala masyadong tubig. May posibilidad na yung 2 falls na pupuntahan namin ay parang ganito rin. Tinanong ko ang mga sumama sa amin kung 1 minuto pa ang 2 falls at ang sabi nila nasa 1 oras at kalahati at 4 na bundok pa ang aming aakyatin para marating ito. Nakapagpasya kaming magpahinga muna rito at kumain. Nagplano kung itutuloy pa ba namin ang paglalakad papunta dun sa 2 falls. Dahil ang nasa isip ko, parang hindi magiging worth it ang lakad namin. Eh, sabun ka ka pa, Bart. Timitin ano yun? So, malaki tayo sa tubig yan. Ito yung survive natin. Ah, masarap. Mana mineral. Hmm. Ano yun? Mana mineral. Papet? Makalipas ang pag-uusap namin, nakapagpasya kaming itutuloy namin since nandito na rin kami. Ayan, pagkatapos ng 1 falls na maliit, pupuntahan namin yung malaking falls dito. Maglalakad na naman kami ng 1 oras at kalahati para makarating doon. Ito yung dinadaanan namin.
nagsimula ulit kaming umakyat sa mas matatarik na daanan, mas masusukal na kakahuyan at mga daanang kami pa lang ang gumagawa. Ini-enjoy na lang namin ang bawat hakbang ng aming mga paa. Ang tirik na sinag ng araw ay hindi iniinda. Ngayon, nandito na kami sa Damakayo. Yan ang tinatakragan ko. Tol, makakapandaan? At habang papalapit kami ng papalapit, mas lalong humihirap ang dinadaanan namin. Pag-tingin-tingin ako na pagkakadikon na nagkakuan. Ha? Halos karamihan sa kasamahan ko ay gusto ng sumuko at bumalik. Ang iba parang ayaw ng tumuloy dahil ang sinasabi nilang isa't kalahating oras umabot na ng 2 oras. Adventure, iba kanina. Ha? Buti malakas yung tuhod namin. Hindi pa rin tayo nagkakalahati guys. Pero nagpatuloy pa rin kami at makalipas ang 2 kalahating oras, narating na rin namin ang sinasabi nilang pangalawang waterfalls. Guys, nandito na kami sa May Falls. Ang tanong, meron bang tubig ito? Sulit kaya ang aming mahigit 3 oras na pag-agyat sa bundok? Ang video ito hatid sa inyo ng Fias Flavored Banana Chips. Meron silang chili barbecue, milk and sugar, sour and cream at marami pang iba. Taste the crunch of natural banana chips fresh from the farm. Sila ay open for reseller, bulk orders and distributors in your area. Order now in their Facebook page. Makalipas ang 2 kalahating oras, narinig ko na ang agos ng tubig. Hudyat ito na malapit na kami sa waterfalls na sinasabi nila. Sa ilang hakbang lang, natanaw na rin namin ang napakataas na waterfalls na ito. Sa malayuan pa lang, napakaganda ng pagmasdan. Dito na yung falls. Grabe, worth it. Sulit! Masasabi kong sulit na sulit ang pagod sa pag-akyat namin ng ilang bundok para lang mapuntahan ito. Nasuklian yung pagod na ginugol namin dahil sa ganda ng lugar. Napakalamig ng tubig at talagang nag-enjoy kami sa pag-ligo. Isa lamang ito sa mga waterfalls ng Talayan na aming unang napuntahan. At alam kong mas marami pang waterfalls na mas maganda kaysa rito. Kaya samahan niyo kami sa mga susunod pang trip namin sa iba't ibang kabundukan dito sa Mindanao.